good news, your approved BDO credit card will be delivered to your billing address, blah, 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 within 7 to 10 days for Metro Manila or 15 to 17 days for provincial. So, mag-proceed na tayo sa yan natin siya, unboxing. Unboxing, may box. Siyempre, nabuksan ko na to, buddy. Yan, saan natin siya. Kikok siya niyo. Ayan. Ito, kakalokang video. Ayan siya, guys. Alam niyo tong video na to. Ang cute niya, ha? Ang cute niya, kasi ang plain niya. Sa lahat-lahat ng banks na nare-receive ko letter, si BDO lang yung plain. Lahat talaga sila may color. Lahat sila may pa-effect na kung anong print dyan. So, si BDO, eto siya. Cute lang siya. Gusto niya maging plain. Bakit ba? So, ayan. Of course, eto siya. Love us si BDO. Kala excited. Nakita ko na to bakula. Ayan. And then, this is the card. Kakaloka. Ayan yung card niya. Ayan, ayan. Para kita-kita niyo. Hindi ko pa tinagal yung sticker. Ayan. Sasabihin niyo, ano yan, girl? What's that? Kasi ako na nareceive ko to. Sabi ko, ano yan? What's that? So, ayan. Naloka ako, te. This is a BDO. BDO Diners Club International. So, ano yun, sis? Kasi na nareceive ko yung card. Sabi ko, ano yan, te? Sabi ko sa jowa ko, ano ba to? MasterCard or Visa? Cute niya. Silver siya, ha? Hindi siya MasterCard or Visa, girl. Ang BDO Club International is another credit card brand. Ang Visa MasterCard credit card brand siya. Ganun siya. Hindi siya well-known sa Pilipinas kasi mas mataas yung acceptance natin sa Visa and credit card pag nagbabayad. Si BDO parang may exclusive franchise. Correct me if I'm wrong, pero parang si BDO lang ata nagkikater ng Diners Club International. Diners Club International from the name itself is, medyo hindi nga siya halata sa name eh. Parang travel category credit card siya kasi more on travel siya. Ito siya. Every 50 pesos spent, makaka-earn ka agad ng travel mile. Mile na agad siya. Free airport lounge access international sa buong mundo, isa lang per year. And then, may travel insurance coverage up to 5 million. Tapos, Diner Club privileges. Si Diner's Club kasi, ano siya, may listahan siya ng mga associated sa kanya. So, pag nag-travel ka, pwede ka dun. May mga perks, discounts, privileges. Makikita mo na lang yung sa website ni Diner's Club. Ito si Bading, na card na to, inactive pa to. Hindi ko pa inactivate. Kasi bakit? Papunta na tayo dun. Papunta na tayo sa exciting part. Worth it ba i-activate si Diners Club? Kasi ngayon, guys, ay October 12. 4 days after, hindi ko siya inactivate. Bakit? So, di ba sabi ko nga kanina, may reference card ako. By the way, guys, si BDO, September 1 ako nag-apply. Tapos, September 19 or 20, nag-apply ako kay Citibank then. Balik, dalawa silang in-applyan ko ng bank for September 2022. And the si Citibank, less than 24 hours na approve na ako. If interested ka naman sa experience ko doon, gagawa ko din yun ng video para ma-share ko din yung experience doon. Okay naman yun kasi nga less than 24 hours na approve ako, ganyan. Si Citibank kasi, tinaasan niya yung in-offer niya sa akin credit limit. Mas mataas sa reference card ko. Etong si BDO, kaya ko siya pinag-iisipan ngayon, actually, kung i-activate ko, lower yung credit limit na binigay niya sa reference card ko. So, basically, hindi pa niya tinapatag. For example, guys, kung ang credit limit ko, 10 piso kay RCBC, si Citibank, binigyan niya ako ng 20 pesos. Si BDO, binigyan niya ako ng 5? Hindi 5. Sa 8, ganon. Medyo show nga lang yung comparison ko. Tapos, mga reasons kung bakit hindi ko pa siya inactivate yon, lower yung credit limit na binigay niya. 2, of course, alam natin na yung annual fee waived siya for the first year. Eto nga lang si BDO, yung annual fee niya, 3,000, which is mahal siya for the lower credit limit. Plus, monthly siya binibill, guys, hindi annually. So, doon ako medyo alangan kasi parang ayoko ng monthly binibill. Kasi guys, sa channel na to, pag pinag-usapan natin ng credit card, may recommend ko sa inyo, wag kayo magbabayad ng annual fee. Papawave nyo lagi yan dahil kumikita na yung bank sa atin. Ayaw na natin magbabayad pa. Nan. And kung monthly pa, membership fee, di mas mahihirapan ka magpa-wave kasi every month ka patatawag sa bank to negotiate. So, medyo alangan ako doon. Ano pa bang reasons kung ba di ko siya inactivate?
feeling ko, hindi ko siya mamaximize yung usage. Kasi si Diners Club International, hindi nga siya well-known sa Pilipinas. Base sa research ko, hindi siya tinatanggap sa maraming terminal. Hindi siya kagaya ng Visa and MasterCard na pwede mo iswipe pag kumain ka, ganyan. Usually, tinatanggap lang siya sa mga BDO terminals. Hindi usually. Tatanggapin talaga siya sa BDO terminals kasi nga, BDO siya. So, sa mga magagamit yan, sa SM, sa kung ano pang partner or owned ni BDO, ganyan. Pero yon hindi siya kagaya nila Visa, MasterCard na maraming promos. Nung chinek ko din sa BDO website, sa promos nila, konti lang yung for Diners Club. Diba, pag naglalasada tayo, Shopee, kapag 9, 9, 10, 10, meron pang separate promo sa mga MasterCard at Visa. Si Diners Club, wala masyado. In terms of usage, I don't know kung mamamaximize ko siya. So, andun tayo sa pinag-iisipan pa kung worth it pa i-activate. So, ano yung next step ko, guys? So, iniisip ko, pwede ko naman ito i-activate, pero tatawag pa ako sa, ano, sa customer service nila. Itatanong ko kung eligible ba ako for no annual fee for life. Kasi ang ini-aim ko sa mga succeeding kong credit card, gusto ko na no annual fee for life kasi ayaw natin nagbabayad ng annual fees. So, itatanong ko kung may promo ba sila right now na ganun sa new card holders, especially since this is my first BDO credit card. And guys, background din pala, wala kong savings kay BDO, wala kong relationship, hindi ko siya ex, wala kong checking savings ganyan kay BDO. Pero yun, nung nag-apply ako, na-approve naman ako, yun nga, hindi ko naman siya iniisip talaga ngayon hindi i-activate kasi nga, this is my first BDO card. Pwedeng i-activate ko daw, and then bago mag 1 year, kung saan magbabayad na ako ng annual fee, ay mag-request ako ng new card. Tapos pag na-issue na ako ng new card, pakat ko na lang. May mga ganung technique naman. Pero yun nga, yung next step ko, tumawag sa kanila kung eligible ba siya for no annual fee for life. If not, pwede ko ba na bago ko i-activate, ano na, ayusin na yung monthly. Kasi ayoko siya na i-monthly, gusto ko annually. Para kung ayaw man nila i-waive, di siya waive for life, gagawin ko na lang annual para pag ibibill na ako sa annual fee, ne-negotiate ko na. Kung pwedeng ganun, di okay din yun. Pwede ko siya i-activate. Gagawin na lang ako ng separate video tapos i-inform ko din kayo kung ano ng kaganapan. So this is Xiaomi, our dog. Just a cute commercial. Say hi, anak. Ayan. Si B-boy, kung nakikita niyo siya, ayan siya. Tulog. For conclusion, share ko na lang yung overall experience ko with the BDO application. Okay ako sa kanya kasi madali siya. Number one, kay BDO, maraming ways. Nandiyan na siya sa harap mo. Like, punta ka sa SM, punta ka sa booth. Okay siya in terms of that. Hindi ako nag-apply kasi online. And ang tip ko, guys, sa inyo, based on my research, mas madali daw ma-approve kapag ka through agent ka nag-apply ng credit card. Kasi sila agent, alam na nila yung mga information na negative kay bank or positive kay bank. For example, may mga high-risk occupation kasi na tinatag si bank. So sila, tinutweak daw nila yung information. This is not verified information. Basa lang to sa nabasa ko sa mga Facebook group. Pero yun, tinutweak daw yun nila agent. So, nire-process lang din nila yung application kapag na-approve ka. Kasi syempre, they work on commission. So, as much as possible, gusto nila ma-approve lahat. Higher chances daw yung approval kapag ka through them. Kung may makita ka na sa mall, kung may makita ka na sa SNR, go ka na, try mo lang. And my comment din is okay siya in terms of courier sa mag-deliver ng card mo, girl. Kasi ito, experience ko talaga kay Citibank, be. Nahirapan ako sa Air 21. Air 21 kasi nagde-deliver sa kanila. Kasi, girl talaga. And si LBC, madali lang siya. Hindi walang tracking na binigay. Tapos na, dito na sa apartment namin. And mind you, guys, ha, bago lang to apartment namin. Tapos, ID lang. Tapos okay na siya. So, okay ako with their courier. Kasi si Citibank, inabot ako ng ilang araw doon, girl. In terms of application, be wary lang sa mga SM, ganyan. Kasi, yun nga, pag incomplete yung information nila, hindi din nagpo-proceed. Gawa ng experience ko nga with SM. Pero, kapag gano'n naman, guys, make sure kasi nakompleto yung binibigay yung info para hindi din pabalik-balik. Hindi din kayo tatawagan ng paulit-ulit, ganyan. And another tip, si BDO, base sa experience ko sa kanya, lagi talaga siyang tumatawag to verify. So, always make sure na open yung lines nyo. Hindi naka-silent yung phone nyo, ganyan. So, masasagot nyo agad. And then, kapag hiningan kayo ng document, in my case, income document, pinasa ko lang is COE and then payslips.
pasa nyo agad para ma-process agad. Napansin ko din kay BDO na feeling ko, di ba hindi nagtutumay yung mga text kanina na binasa ko. Feeling ko delayed lang. Minsan delayed lang yung mga text nila na hindi daw can't get through daw sa akin. Pero may text and may tawag. Yun naman yung maganda with them. And okay din yung mga agents nila. Very, very nice naman kausap sa phone. Also, pro tip pagdating sa mga dealing with banks and credit cards. Guys, always, always be polite. Be kind sa mga tumatawag sa inyong customer service representative. Di nyo sila kaaway. Mas magiging smooth yung process nyo kung okay kayo makipag-usap sa mga tao. Kasi, syempre, sino ba naman may gustong kausap na masungit, tapos ang labo kausap. So, ganun lang. Kapag mag-a-apply ka ng mga credit cards. Kahit yun sa Air 21, pag share ko yung experience ko sa inyo, nako, marami kayo mapupulot. I'm very happy naman with the result in a positive perspective na okay din siguro magkaroon ng ganitong credit card brand kasi may Visa na ako, may MasterCard na ako. Why not naman itry ko si Diners Club International? Plus the fact na wala pa akong credit card na focus on travel. Ito kasi Recta Miles eh. Kasi sa bank card ko, nakulugi ako dun kapag i-claim ko ng miles. Guys, if you have any question, kung meron kayong gusto i-verify dun sa process, sa timeline kanina, comment nyo lang below kasi baka may nakaligtaan din akong information or data. And magre-reply ako kung may talong kayo about Diners Club kasi I also did my research about it. I did my research sa pag-a-apply mga credit cards. Just put it down below. If you find this video helpful, if you find this nice, kung natawa ka, I would really appreciate if you could like and also share my video and subscribe to my channel.